Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ahmad Barcelon para sa kanyang mga tanong. Okay. Start now. Kapatid na Wendell, as a gentleman agreement, sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, gusto ko kagad showdown para umalim na ako kagad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot ko lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Nakaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang... May objection. Paminawon sa nato objection. Okay. Affirmative side, unsay objection. Bagabat Nelson din magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya. Okay. Moderator? Okay. Aba, hindi yung tanong. Komentaryo yun. Magtanong ka! Okay. Hirapan po ko ng todo kung aling Biblia ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung The Promise, the contemporary English version? Meron po ako nito. Hindi ko lang dala yung confraternity ko . Meron ka yun. Meron din po ako rito na The Way, yung sinasabing The Way. Pero Bible din po ito, The Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ba ito? Pakisagot lang po mamaya. Pwede rin ito po ba yung tinatawag naman na The Living Bible, paraphrase? Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na ito, King James Version naman po. Na nire-recheck yata ito ng mga Catholic. Nire-recheck po yata. Ano po? So ito, pinuproblema ko nire-recheck ng Catholic ito. Kung ito naman po, sinatawag na ito, Revised Standard Version ni na Nelson po ito, no? Meron din po dito yung tinatawag na Holy Bible, with reference naman po ito, no po? Bagamat Nelson din magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda kong Biblia. Ito po ay umabot na po ng 350 years na ito, no? Dahil namana pa yan sa mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na English version, pero Word in Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito yung sa apokrypha na sinasabi ng mga reliyon ninyo na maaaring sinasabi nyo na kumpleto. Kasi yung iba po hindi kumpleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation naman po ito, version ni Tandel. Pero sinabi niya, the book. No? Pero hindi Biblia sinabi, the book. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng Isaac si Jehovah. Which is, hindi ko alam kung tinatanggap po ito ng Katoliko, ng inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word nakalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito, no? Yan, Bible. Pero iba naman po niyan. Meron po dito Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? Yun. At ito pa, Holy Bible. New Living Translation naman po kay Padu sa nauna kanina. Pero Bible naman, ang sabi. Holy Bible siya. No? Meron din po tayo dito, Revised Standard Version ng luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, hindi, okay lang, okay lang. Ah, okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia ko, tulad dito, no, Good News Bible, yan, the English, ano po, yan. Alright. So, hindi na yan. Oh, ito po isa sa mga pinuproblema ko dahil isa sa mga Bible po ito na buklat ko. Ito po yung hindi ko binubuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible. Para sa babae lang.
Kaya hindi ko po binubukla, pero nakalagay Catholic yung reliyon yung pong pinanggalingan. O yung kasalukuyan yung reliyon. Catholic. Kaya hindi ko siya binukla, natatakot po ako, baka maging babae ako. Yun, okay. Natuwa naman ako dahil nakakita ko ng Catholic Women's Bible, nakahanap po ako ng katapat niya. Ito naman, Men's Devotional Bible. Ito para sa lalaki. Dahil lalaki-lalaki po ako. Yun. Yan. Kaya magkaiba yung women sa Catholic eh. Yun naman women, ito naman men's. Aba, may pang lalaki pala pang babae. Grabe, nakakatuwa ang Biblia, no? So, hindi ko lang malakalim po dito. Dahil nahihirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin namin na talagang sinasabi niyong Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin tagapin kung mapapatunayan. Ano po? Yan lang. Yun po mga unang katanungan ko sa aking unang tindi. Na halos patanong lahat dahil kayo po ang affirmative, handa naman namin tanggapin ang mga bagay-bagay. Well, kanina po ay nagtanong ako sa ating kapatid na si Brother Wendell. Malinaw po ang tanong ko kung ang salita ng Biblia po pala na nasalin sa wikang Tagalog at English ay galing ito sa tinatawag na Greek. Bakit ito mga Biblia kung ito nadaladala ko? No po? Na pinagkukuha ko naman ito sa mga tinatanong Philippine bookstore, sa Christian bookstore, pati sa Catholic trade sa Tayuman, bumili po ako ng Biblia. Hinahanap ko po yung salitang Biblia sa loob ng Biblia. Hindi ko po nasumpungan. Kung totoo talaga, nandun pala, nasa Greek pala, bakit wala rito sa mga Biblia ito? Yung po ang gusto ko malaman, ibig sabihin eh, may pandaraya pala mula sa Greek, papunta ng Tagalog o English. Dito pa lamang eh, malaki na ang kalukuhan eh, na naganap, ano po? Oo. Yung po, medyo pinoproblema ko, no? Kaya kami mga Muslim, handa namin tanggapin kung ito'y salita ng Diyos. Ngayon, tayo mga Muslim, no po, hindi na kinakailangan sa atin ang tinatawag na specialized training na ikaw ay nakapag-aral. Maging ang mga Kristiyano, hindi na kinakailangan nakapag-aral ka ng theology para maintindihan mo kung ano ang laman ng Biblia. Ano po ba ang aming stand bilang mga Muslim sa loob ng aming pagbabasa ng Biblia? No po, kami mga Muslim, ang aming stand, no po, na ang hawak naming Biblia, unang-una ay maaaring ito po ay merong tinatawag na sense, Word of God. Sense, ibig sabihin diwa, sense. Bakit? Si Brother Wendell na rin po ang nagsabi kanila na ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga naunang mga propeta sa Hebreo, Greek, at Aramaik na wika ni Jesucristo, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sapagkat yun ang mga unang wika, no po. So in other words, itong mga hawak naming Biblia na naisali sa wikang Tagalog, English man o ibang wika, Pranses o Bisaya, ay hindi na natin matatawag na salita ng Diyos. Kundi ang aming paniniwala, kung meron man pong talata dyan na nakasulat, na kung saan ay matatawag nating salita ng Diyos, no po, ay hindi matatawag na salita ng Diyos, kundi diwa nito. Diwa! No po, dahil ang orihinal na salita ng Diyos ay kung saan wika po ito ipinahayag sa wika ng propetang ginamit niya. Halimbawa, sa wika ni Moses, Hebreo. No po. Sa wika ni Abraham, Hebreo din po si Abraham. No po. Sa wika ni Jesucristo, alba siyempre po sa wika ni Alcumanyanawa Kapayapaan, Aramaik po ang wika niya, yung po ang lingwahe na kung saan ipinahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No po. So in other words, kung ano ba yun ang doon ng mga lingwahe na nagamit, yun ang orihinal na salitaan ng Diyos na aming pinaniniwalaan na kung saan ay purong-puro mula doon sa wikang ginamit ng propeta nung siya ay magbahaya. Pangalawa po na aming tinitindiga sa aming paniniwala sa Biblia na ang Biblia ay naglalaman ng salitaan ng mga propeta. No po, meron po dyan, mababasa. Hindi na kailangan pa na mataas na pag-aaral dahil mababasa po natin dyan ang naparaming talata na nagpapatunay na maraming mga salita ang propeta dyan. Hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng propeta sa kanyang bayan. No po. Pangatlo, no po, pakinihan tayo ng talata, saka natin dibibigay na lang po yun. No po, dahil kulang ang 20 minutes, dahil 30 minutes dapat na nakano dyan, ginawa pong 20 minutes na lang para mapabilis ang usapin ito. Okay. Pangatlo po ay naniniwala po kami na ang karamihan, volume, no, sa loob ng sinasawang nilang Biblia, ang salita ng istorya. No po. Dahil bakit? May nagkukwento. Halimbawa, yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, diyan pala makikita mo po dyan, hindi si Mateo ang nagsasalita. Hindi rin si Kristo, kundi may nagsasaysay. No po. Nakita ni Jesus si Pedro, at si Pedro ay lumapit kay Jesus at sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. In other words, may nagsasaysay. May nag
sasabi na nagaganap. So ang tawag po doon ay mga historian. Hindi po ito salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng historian. Ano po? At may na-discovery din po ako sa Biblia na kung saan ay salita ng multo. Hindi po salita ng Diyos, hindi salita ng propeta, hindi rin salita ng historian, salita ng ghost o multo. Ano po? Yan, may na-discovery po ako. Yan ang medyo kakaiba na na-discovery ko pa. Salita ng multo yata ito. Yan. Yan, may ika-clarify siguro ni Brother Wendell yan sa akin. Ano po? Yan. So, sa amin po mga Muslim, ang paniniwala namin, talaga may mga kasulatan na nauna. No doubt for that. Ano po? Ngayon, ang pinuproblema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi yung Biblia niya. Yan nga yung kasulatan na nauna pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakitake down po mabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po'y naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatang ipinahayag na sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po doon talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag nga po namin doon, mga Torah, kagaya ng pinahayag kay Moses, pinahayag kay Propeta David, Salmo, na po, Sabur, sa orihinal niyang kalagayan. At yung pinahayag kay Jesus Cristo, ayan nga po yung Ibanghelyo ni Jesus Cristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Naniniwala po kami dyan. At siyempre, kung naniniwala kami lumang tipan, may bagong tipan, meron po pinakamahalagang tipan, yung pong paksa mamaya sa pangalawang ano natin, pag-uusap, yung pong Quran, na siyang pinaniniwalaan namin na huling tipan ng Diyos. The last and final testament of God. Ano po? Ganun lang kasimple ang aming ano, naniniwala. Ngayon, tinanong kita kanina, ano po? Kung saan nanggaling ang salitang Biblia? Ang sabi niya, ito ay aklat, bagay, no po. Tinatanong ko, yan ba'y galing sa lugar, galing sa isang tao, o galing sa hayop? Sabi niya po, isang aklat ito, isang bagay, hindi lugar, no po. So, nagulat po ako dahil sabi ko, aba, yung aking palang katunggali kulang sa research. Kulang sa pagsusuri at pagsasaliksi, ano po. Dahil bakit? May mas magaling pa sa akin. Pagdating po sa pagsusuri, ano po? May isa tayong kababayan na kung saan ay napakahusay, professor po ng mga nagiging pare, professor na magiging mga pastor, ano po? Si Professor Jose Absalud. Meron po siyang aklat na isinulat. Ayan, ito po. Ang mga ugat ng suliranin sa Biblia. Ayan. Isang Kristiyano po ito ng professor sa napakaraming mga nagiging pare at mga pastor. Professor po siya. Ang matindi ang kanyang narating na kaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang Associate Personal Ministry Department. Ano po? Instructor ng Albib. Siya ay professor po siya. Sa Quirino Charts. Ano po? At siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek, at Aramaic. At hermeneutics. Grabe, magaling itong taong ito. Research writing report sa Asian Theological Seminary. Nag-aral din siya ng philosophy, psychology, theology sa Divine Word College. Siya po ngayon ay isang magaling na professor at meron po siyang ginawa na aklat, isa siyang Kristiyano. No po, nagtuturo sa maraming nagiging pastor, nagtuturo sa mga nagiging mga pare. No po, iniimbitahan siya bilang sa mga seminar at iba-iba pa. Napakagaling, no po, ang natapos ng taong ito. Sangayon po sa kanya, no po, sa kanyang aklat na ito, sa page 4 po ng aklat na ito, ganito po ang pagkakasabi niya tungkol sa Biblia. Ito ang sabi niya. No po. Ang ginagamit na sulatan noong unang panahon ng manunula ng bagong tipan ay madaling mabulok at masira sa dahilang ito'y gawa mula sa halamang papyrus o papyrus. Sagana ang lugar na ito sa ilog Nile River ng Egypt at sa bansang Syria. Palibhasa, marami nito ay ginagamit at isinasakay sa sasakyan dagat mula sa dagungan ng Biblos, kung kaya't ipinapalagay na dito nagmula ang pangalang Tab-Biblia o na siyang pangalan ng lugar. Kung ganon, ang pangalan pa ng Biblia na sinasabing banal ng ating kapatid ay pinagtatanggol ang salita ng Diyos ay hinango mula sa lugar. No po, in other words po, hindi po ito kinasihan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsabi na tawagin mo ang salita ng Biblia, kundi
hinango sa lugar sa ayon mismo kay Professor Jose Arsan. Hindi bagay, kundi lugar. Ang nakakapanindig palahibo sa lahat na kung saan paano kaming mga Muslim tatanggapin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. E kung yung mismong reliyon niya matataas ng kanilang reliyon, ang kanilang publikasyon mismo, no po? Nakakuha po ko sa Catholic Bishop Conference of the Philippine Office, no po? Ito po mismo yung aklat na nagdedepensa sa kanilang reliyon, ang Know the Truth, a publication to defend the Catholic faith. Ayan. At titindi po mga nandito, sino-sino yan? Archbishop Filoni, Cardinal Rosales, no po? Ha? Most Reverend Joe Gracias Iñiguez, Brother Pablo, Doctor of Dedre, Reverend Father din siya, Father Geraldo Piador. Ito po ang mga kolumnista na nasabi nilang a publication to defend the Catholic faith, yung reliyon niya, no po? Tinanong ko sino, napakagalang na tanong, hindi niya kagad sinagot ng diretsa mula sa mismong pinanggalingan at mga leader niya. Anong sabi ng kanyang mga leader? Ganito po ang pagkakasabi, no po? Sa aklat na ito ng Catholic faith, tungkol sa pagdidepensa nila sa Biblia, nakakapangilabot ang sinabi mismo sa aklat na ito po, no po? O sa tinatawag na magazine na ito. Sa page 6 po ng magazine na ito, ganito po ang nakasulat. At bibigyan ko kayo ng kopya nito, kayo mag-alala. Ito po ang nakalagay. In fact, the term Bible has a pagan origin. Abay po, galing pala ito sa paganong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakakapangilabot. Diretso po natin. Publication ng Catholic ito. The Greek word Biblia is coming from the Peniton city of Byblos. That was trading port for papyrus. For the Greek, Byblos mean those book and invocation of the goddess of Ormus. Aba, ito pala yung mythology. Hindi pala talaga salitaan ng Diyos. Inamo pala sa mythology. Nakakapangilabot sa mga magsapa sa Diyos-Diyosan. See? Diretso pa natin. Conclusion sa huli. Even the Bible itself has a pagan background. Nakakatakot. Sino may sabi? Hindi po ako, ha? Publication mismo ng mga Katoliko na leader nila. Mga cardinal nila ito. Sa kanila ito, ito po yung publication nila to defend the Catholic faith. Hindi alam ni Brother Wendell, meron tayo sa kanila. Yun ang hindi nila paghandaan. Ano po? Oh. Clear na clear po yan. Inaduro mo, yung salitang Biblia, eh, inamula mo pala ito, sabi ni Professor Jose Absalut, galing ito sa lugar. Sabi naman ng Catholic Faith Defender Magazine nila, mismo mga pari nila ang sumususong nito, no po? Last 2 minutes and 40 seconds. Paganong paniniwala? 2 minutes and 40 seconds. Origin, mga kababayan. Kaya paano kami mga Muslim maniniwala na ang Biblia ay salita nga ng Diyos? Kung mismong itong mismong publication nila na siyang nagdedepende sana, magtatanggol sana sa kanila, sa kanilang Biblia ay nagsasabi na hindi ito dapat paniwalaan sapagkat ito ay paganong paniniwala. Pagan origin. Maraming salamat po. Meron pa po, Osad. 2 minuto mahigit pa. Okay lang. So, meron pong 15 minutong paglilinaw para kay Brother Wendell Talibong. Ano po, yung pong rules na po sa ano pag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwede mag-rebattle. Ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Ustad Barcelon. Okay, start now. Unang sagot. Ginamit mo, unang tanong, ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasiha na salita ng Diyos, ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell.
Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Bibliyang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon kang nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para lamang maiparating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nauna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia, alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko. Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim, ang nakasulat ay mali. Sinagot na kita, kapatid na Wende. Sinagot na kita. Ginagamit namin ang pagsusulat para lamang maiparating sa inyo na meron kami pinaniniwala ang aklat na mga nauna pa, natatatawag namin banal. Ngunit hindi ang tinutukoy na Biblia yan na hawak mo, lalong hindi ito. Ang tinutukoy namin siguro na salita ng Diyos na Biblia, yung orihinal na kalagayan nito. At ipakipresinta mo yun, maniniwala kami kami. Kung ipapasa ko ngayon sa mundo dito na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Bibliyang Katoliko, sangayon ka bang talo ka na? Bawat aklat dapat itong suruin, kapatid na Wende. Ang sabi sa aming Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. In other words, ipresinta nyo ang Biblia, baka naman kasi yung nagsulat niyan, iba rin ang kanyang sinasabi na Katolikong Biblia at hindi ang hawak mo. Follow up question. Sabi mo, ang Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat at itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sangayon ka bang? Kung mabasa sa moderator na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa debate ito. Sinagot na kita, kapatid na Wintil. Eh, ang linaw ng sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy ng may-akda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino ang may-akda niyan. Pagkatapos yan, itanong natin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang follow-up na tanong ay ganito. Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon, ang Biblia ang Katoliko, ayon sa aklat, ay banal. Hindi ako may sabi yan. Yung may-akda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may-akda nito nagsabi, ang Biblia ang Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasulat kang... Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talagang mali? Ganito yan, kapatid. Ako takita eh. Baka yung author niyan, iba ang tinutukoy niya at hindi ang hawak mo na babasahin. Okay. So, ibang aklat na naman ang gagamitin natin. Dapat. Kasi okay. Dapat hanapin mo yung taong nagsabi niyan at sasabihin natin, ito ba yung tinutukoy mo yung sinasabi ni Brother Winter na Bible na holy? Sabi mo kanina na hindi talaga matanggap ng mga Muslim ang mga Biblia. Kaya ang tanong, lahat bang bahagi ng Biblia dapat tanggapin ng Muslim o hindi? Ilang bahagi lang po nito na hindi talagang buong po hindi? Siguro baka 0.001%. Okay. Kung mabasa ko naman ayon sa aklat ng mga Muslim na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sangayon ka ba na nagkamali ka? Uulitin ko na naman sa'yo, kapatid na Wintel eh. Alamin natin dun sa author ng aklat na binabasa mo kung yung bang sinasabi ng Biblia yung babasahin mo. Alinaw na sagot. Sagutin mo ang tanong. Sina kung ipabasa ko sa moderator na dapat walang bahagi ng Biblia ang lahat ay tatanggapin ng mga Muslim. Ayon sa iyo, hindi tatanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akda nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabi nagkamali. Ang sinasabi ko,
Biblia. Baka iba yun sa Biblia ang hawak ko. Baka nga ito kayo yung sinasabi niya doon. Okay. O baka sa'yo yun. Okay. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating pagsabi, so the Bible is an inspired word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 o 15 hanggang 16 sa Bibliyang dala mo, the Living Bible? Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. A Living Bible. Yes, hindi, po, hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi na po. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living Bible ay babasahin po ang salitang Bible na dala ni Ustads Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin po ng negative sign kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niyan. Konting katahimigan lang po, ha? Konting katahimigan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gawa po nating mga debater. Ano po? Tahimik lang. Ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our life. It strengthened us out and helped us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Bibliyang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Apa? Konting katahimikan lang po. Okay, ano pa? Okay. Hindi po ako sangayon. Okay. Hindi sangayon siya, sir. Follow-up question. Bago pa lang nabasa mo ang dala mo mismong Biblia na the whole Bible. Ngayon, sabi mo hindi ka sangayon na nabasa mo. Kung ngayon maliin mong pinabulaan na yung ginamit mo at binasa mo ay nasa loob mismo ang salitang Bible? Pinabubulaanan ko po. Maraming salamat. Sunod na tanong. Sa ngayon ka na ang ating paksa ay nabasa mo sa dala mo mismong Bible? Sa ngayon po ako. Okay. Kaya ka po ako nagbasa. Kanina sabi mo hindi ka sangayon na nabasa mo. Ngayon, sinabi mo sangayon ka nabasa mo. Alin ang totoo? Ako nga ang nagtanong sa inyo yan eh. Alin ang totoong Biblia? Ito ba o doon eh? Bakit pinabalik sa akin? Objection mo na ito. Ako ang magtanong, siya ang sasagot. Ah, sige. Okay, tanungin po ang sagot. Ako nga po ang nagtanong sa doon, moderator. Bakit niya ipinabalik sa akin? Alin dito nga ang totoo? Okay. Kasi ngayon, siya ako tatanong, ikaw ang sasagot. So mamaya na yan sa komentary ninyo. So ang tanong, ulitin para masagot ni Ustads. Sabi mo kanina, kapatid na Ustads, hindi ka sangayon na nabasa mo ang salitang Biblia sa hawak mong Biblia. Opo. Ngunit, sinabi mo naman na sangayon ka, nabasa mo ang ating paksa. Opo. Alin ang totoo? Nabasa mo o wala? Nabasa po. Ah, okay. Very good. Sunod na tanong. Bakit very good lang? Huwag kang magtanong. Ako pa magtanong sa'yo. Bawa kasi. Okay. Sabi mo, ang Biblia ay essence, hindi siya salita. Essence.
Ito ang tanong. May mabasa ba sa lahat na Biblia na dala mo na ang Biblia, pati na yung aklat katoliko, ng Biblia ay essence lang, hindi salita? Kung may mabasa ka, talo na ako! Kapatid na Wendell, ang sabi ko sa iyo, hindi yung mababasa. Ang sinabi ko sa aking pananalita, hindi ito nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos, kundi ito ay may diwa lamang. Diwa, sapagkat ang orihinal na salita ng Diyos ay ipinahayag sa orihinal na lingwahe. Follow-up question. Hindi ko tinanong kung ano ang interpretation. Ang tanong ko, may mabasa ba sa naturang mga aklat, pati na isalig mong aklat ng Katoliko sa iba't ibang Biblia, na ang Biblia ay diwa lang? Pag may mabasa ka, talo na ako, mag-Islam ako. Walang ganon, kapatid. Kung ngayon, ang sinabi mo na ang Biblia ay diwa lang, sangayon ka na sinabi no, mo yun na walang pataya. Hindi po pataya yun, kundi nakikita po natin, diwa lamang talaga eh. Pag sinabing diwa, hindi ito ang orihinal niya, kundi nagpapahayag lamang ito na maaaring galing ito sa salitaan ng Diyos na orihinal niya. Kaya nga, diwa ang tawag doon. Alitan ko ang... 2 minutes, 54 okay. Seconds. We have 2 minutes only. Sa ibang debate mo, Ustads, napanood ko yun ha, ang galing mo talaga. Pero sinabi mo sa harap ng mga Muslim at mga Kristiyanos, ang salitang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia. Ang tanong, panindigan mo ba yung salita na yon hanggang dito? Mananatili po yan hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Kung ngayon, alam mo ba na sa Bibliang Grego, ang salitang Biblia ay mabasa natin sa loob mismo ng Biblia? Sa Bibliang Grego po, maaaring may tawag po ng Biblos. Kung may mabasa tayo, ipabasa natin sa mundo nito na hindi Biblos, Biblia mismo. Sangayon kang talo ka na. Hindi ko po sinasangayunan na ako'y talo. Ang sinasangayunan ako, may mababasa, ikaw naman. Sapagkat yun mismo, ang tinatanong, ang tinanong ko siya kanina, kung meron ba dito sa mga aklat na ito, at ba may papaliwanan natin? Sa Grego ba, kapatid ng Ustads, ang nalaman mong nakasulat sa loob mismo ay Biblos lang, hindi Biblia? Ulitin ko ang tanong, moderator. Ibig ko bang sabihin na batay sa Bibliang Grego, ang nakasulat ay Biblos lang, walang nakasulat Biblia? Ta-Biblia siya. Ta-Biblia. Kung merong Biblia, walang ta, sangayon ka rin. Kapagod yun ang tama, ta-Biblia. Kung meron din, ta-Biblia, sangayon ka. So sangayon ka sa nakasulat sa sikan Timothy chapter 4 verse 13 and 20 palagan po il cuminus pinikay ta Biblia maliyot at as Biblanas. Very good. So, 1 minute. Kung ngayon, nang ipinahayag mo sa halap ng mga Muslim at Kristiyano na ang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia, samantala ngayon sangayon ka na ang salitang Biblia ay nasa Biblia mismo, alin ngayon ang totoo? Tatanong ba yun? Tanong yun. Tulitin ko? Ang totoo, yung nakasali sa ibang Biblia, ito lang iisa. Imbento lamang at isiningit yung salitang Biblia. Okay. Kung may ibang sali na nakasulat ang salitang Biblia mismo, sangayon ka, hindi lang nag-iisa. Yan nga yung imbento eh. Oh. Yan yung pagdadagdag sabi mismo ng inyong libro at babasahin publication. Pamaya. Okay. Susundin kita. Ginamit mo ang aklat katoliko. Saan mabasa sa aklat na katoliko? They're running out of time. Out of time, brother. Okay, no, thank time. You. Thank you. Okay. Okay po. Okay, salamat po.